topic. Please, tamtama 45. Alright, magandang gabi sa inyo mga kababayan. Good morning po sa mga panig kayo na naroon. And this is Johnny the Bagger para sa ating YouTube channel, JDB Comments, kay Pro Filipino. Alright, so pag-uusapan natin ngayon, itong mga hapyo-hapyo lang tayo rito ngayon dito sa mga kumakandidato ngayon. Ha? So far po, ang nagdeklara pa lang dito, si Manny Pacquiao. Okay? And then sa presidential ito ha, presidential, Manny Pacquiao, Ping Lacson. And then sa vice presidential, well, etong si President Duterte unang-una na nagdeklara. Kaya sinasabi naman ng iba, baka magkaroon ng substitution. And so far, doon muna tayo sa kung ano yung meron tayo ngayon. Okay, so si President Duterte pala yung unang-una. And then etong si Tito Soto. Yan. In fact, si Tito Soto, hindi, Duterte, nauna din Soto. Eto si Willie Ong. Yan. Pero ang meron ho talaga ako napansin dito ngayon kay Doc Willie Ong. Okay, pero muna, pag-usapan natin dito, Manny Pacquiao. So, lahat naman yata tayo, napanood natin, itong, ni Manny Pacquiao, yung kanyang interview kay Tony Gonzaga. Diba? It's a, siguro kung hindi mo siya kareligion, it's absolutely boring. Kung talagang nakafocus lang tayo doon sa, nakafocus lang tayo doon sa politics, 'di ba? Ngayon, sa akin okay, natuwa ako roon sa niya, yung conversion niya into Christianity, yung realization niya ng mga pagkakamali niya, din yung pangako niyang hindi na niya uulitin. Okay. Pero iba ang politika, iba ang relihiyon. So tingnan natin dito si Manny Pacquiao. 'Di ba? Ang nakakatakot ho rito kay Manny Pacquiao. Ito iilan pa lang ha. Iilan pa lang. Nagkaroon ho rito ng pagkakataon si Manny Pacquiao, ipakita yung kanyang kakayahan bilang isang senador. Diba? Nakaharap niya. Obviously, dapat naman talagang makaharap kahit sino sa Senado. So ngayon, kaharap niya si Franklin Drilon. Sabi ko sa inyo, yung kanyang panukalang batas doon sa boxing na to, ako ho ay pabor. Bagamat lahat na yata ng ibang vloggers ay tutol. Kasi nakitutol lang siya, sa akin siguro opinion nila yan o nakitutol na lang din. Pero sa akin, bakit ako doon pumapabor? Ito ho dahilan ko doon. Totoo naman ang sinabi niya sa ibang panig ng mundo, Amerika at ibang bansang mga malalaki, meron na silang hiwalay na komisyon para diyan sa contact sports. Kasi talagang seryoso yan. Hindi yan katulad ng table tennis, ng tennis, ng chess, hindi yan ganun eh. Oh, seryoso itong sports na yan. At dapat talagang matutukang maigain din ang benepisyo nila. Oh, ngayon ito ho. The way he presented his proposal, doon tayo nagka-leche-leche. Ang issue lang naman doon sa kanya is yung duplication ng functions doon sa GAB. E di tanggalin mo doon sa GAB, sabihin mo sa panukalang batas ay anything na in relation dyan sa mga duties and functions and budget related rito sa boxing, inaalis na sa GAB at inililipat sa bagong komisyon. Ganon din ang mga personnel, aalisin, ililipat dito sa Boxing and Contact Sports Commission. Ganon lang ho kasimple yun, para ho walang tinatawag na duplication. Hindi nila yun naisip. Mano pa yung ginawa pa niya, inaway pa si Pia Cayetano. This really something that I hate dito sa style ni Manny Pacquiao. Inaway niya. Ano bang ginawa sa kanya? Di ba't nabastos daw siya? Ganon. So, namemersonal ang mama sa hindi niya nakasundo. Tapos, ito namang isa, kay Franklin Drilon, hirap na hirap, kailangan pambigyan ng mga coaches niya, di ba, na kung ano yung sasabihin, ano yung ilalagay sa isip niya, patay tayo nito kako pag naging presidente ito. Tinanong ni Tony, pagka ikaw ba ay binabatikos, anong nararamdaman mo? Hindi ka ba nagagalit? Hindi. Isang malaking kaplastika, no, kasinungalingan. Dahil nung tinanong ni Apollo Kibuloy, aba, di ba? May naglabas ng sabi nga niya, fake news. Kasi yung 3.8 billion sa Rangani Sports Complex na yan, yung pondong 3.8 na yan, hindi pala yan daw pang sa Rangani. Parang dito sa Marin, Bulacan. Itatayo. Oh. So yun, napakadaling bagay lang ng ipaliwanag because anything about the public funds is a public interest. Tama. Ngayon, dinimanda niya si Apollo Kibuloy at pinapaimbestigahan niya kasama nga si Maui
yung bakla, si Maui Becker, kasama doon. Oh, tsaka yung iba pang mga vloggers na tumutok doon na talagang inakusahan siya ng inakusahan. Doon kasama sa pinaiimbestigahan niya sa fake news. E yan ang isang malaking pagkakamali ng isang government official sa maging masyadong balat si Buyas. E yun pa lang naman yung inano sa kanya na issue. O ito pang isang issue yung ayaw, yung galit sa kanya ng mga LGBT. Totoo ang nakasulat sa Biblia at ako ho, 100% taas kamay ako dyan. Now I say amen. Yun ang nakasulat sa Biblia eh. Pero yung kanyang sinabi doong parte na ano, tao na parang talo pa sila ng hayop kasi ang hayop, ang aso, alam nila, ano? Basta ang hayop, ganyan. Alam niya ang babae at ang lalaki. Alam rin naman po ng LGBT, di ba? Manny Pacquiao, alam naman nila. Kaya gusto nga nila, kabaro nila eh. Oh, that is their sexual preference. Sabi nga ni President Duterte, well, everybody deserve, di ba, to be happy. Pero, in every rule, there's an exemption. There's always limitation. Kung ikaw ay mayroong relihiyon, dapat you submit yourself, your belief, and your actions, di ba? Pero, hindi. Di ba? Ang sama ng pagkakabanggit ni Manny Pacquiao. So, isang magiging tampulan lang tayo ng tukso. Ito pa, yung kanyang speech na minimorya niya o binabasa niya sa prompter, sabi niya, the strength of our party lies... the strength of our party is based on lies, ganon. Sabi ko, teka, ang gusto ritong sabihin ni ano ni Manny Pacquiao, the strength of our party lies on the trust of the Filipino people. So doon kasi nahihilo siya rin sa pag-i-English niya. So ba't hindi mo pa diretso yung Tagalogin? Eh kung si Arab nga noon, dinire-diretso yun ng Tagalog, wala namang problema. Oh, pero sinasabi sa IG, sinasabihan sa Arab, bobo, tanjie, hindi marunong mag-English. Arab never committed any wrong grammar sa mga speeches niya. Yun lang kanyang mga kalokohan, yung mga joke-joke niya. Pero when it comes to performing his official duty, wala hong panama ito si Manny Pacquiao. Yun ang totoo ron. Kaya sabi ko, teka, kawawa tayo dito pag ito naging presidente. Merong chilling effect ito. Matatakot kang magtanong eh. Didimandahin ka eh. Eh bago naman ma-dismiss yan eh, nagpiyansa ka na. Gumastos ka sa abogado, umabsent ka sa trabaho. Para ho tayong magkakaroon ng isang bagong Cory Aquino, biniro lang ni Louis Beltran. Alala niyo sabi ni Louis Beltran nung doon sa failed coup d'etat, o nung may, may binomba ron sa may Malacanang Palace, sa ground, natakot, yung manig doon. Sabi eh, ano daw, nagtago sa ilalim ng kama si Cory. O, ang ginawa ni Cory Aquino, dinimanda ito ng libel si ano, si... Louis Beltran, yung matanda, doon na nagsimula rin ng magkasira-sira ang buhay ni stress hanggang namatay. Diba? O, sabi ni Serapio, hindi ko ipagkakatiwala ang bansang Pilipinas kay Pacquiao, Moreno, Lacson, Lenny. Diba? Kaya kailangan ho natin, ang tanong ko lang ito, bakit sir? Bakit hindi yung pagkakatiwala? Diba? Is it because of the performance? Is it because of their capability? O. Ito naman, si ano, si Ting Lacson. Yan. Lang yan. Ting Lacson. Ito, we, sabi niya, aayusin niya gobyerno. Okay? Alright, so ayusin mo yung gobyerno. Okay. Paano mo nga ayusin ang gobyerno? Eh, yun nga lang Yolanda Project, Yolanda Fund, Yolanda victims nga lang, yung pag-re-restore sa kanila. Diba? Ang problema roon, anong nangyari? Tinakasan lang ito ni Ting Lacson eh. Oh, nilayasan lang niya. Yun yung ano, klase ng tawag dito, namumulitika. Yan. Pag binigyan ng trabaho, at mukhang malapit na ang halalan, madalas kasi ganun ang nangyayari eh. No, yung mga talunan, yung mga walang trabaho, bibigyan ng pwesto, 'di ba? Makikiramdam sila kung sila ba ay sisikat doon o hindi. Pag hindi nila kaya trabaho or mahihirapan sila or it will take time. Ako, hindi uubra sa election, talo ako rito. O wala ng pondo. E di saan dapat sana, ginawa niya, bago siya umalis, nilinaw niya sa taong bayan, bakit siya nagbibitiw. Diba, hindi ko po, wala na hong pondo. Ano yung findings niya for transparency? Hindi ko na po makakaya itong hawakan, lalo't darating ang election at intention ko talagang kumandidato. And then incorporate niya sana sa plataforma di gobyerno niya. So ang Yolanda victims. Dapat 'yun ang ginagawa. Hindi yung wala lang pagka-appoint, ilang buwan lang tapos nito wala, naglaho na. Tapos kandidato siya.
'di ba? Tapos yung anak niya nagkaroon ng problema, apa, binertahan niya yung nagbulgar, ito si Faeldon. Nako. Eh ito, sabi ko, itong mga to nakakatakot. Babalik na naman tayo ron sa mga sa klase ng mga politiko na ano na binubwertahan, binabalikan yung mga, 'di ba? Eh unang-una, kung merong ganung alingas-ngas, hayaan mo yung anak mo, pabayaan mo siyang sumagot. After all, hindi naman ikaw ang signatory, hindi naman ikaw ang may kagagawa, hindi naman ikaw ang makukulong. Oh, hindi naman ikaw yung magbabayad doon. Anak mo yan, may sariling buhay na, hindi naman yan 5 taon na bata na kailangan mo talagang ikaw ng lahat ng nasa paligid niyan. Diba? So kung ikaw ay isang political leader, dapat ho, ah, binitawan mo na ang labis na pagmamahal mo sa iyong pamilya, sa iyong mga kalahi. Dahil anong sinabi po dito ni Manuel L. Quezon, my loyalty to my party. And that includes the family. Dapat. And right after his inauguration as a president, and my loyalty to my people begins. Dapat po ganun. Iyan ho dapat. Whether, ha? The moment you get elected into the public office, ganun na dapat ang mindset mo. You remain inclined to your political party's platform of government, but when it comes to loyalty, dapat focus ka sa ano ba yung mahihita sa akin ng taong bayan? Sino bang talo rito? Sino bang panalo rito? Sa lahat ng aspeto dapat ho ganun. Diba? Ganun, hindi yung teka. Bakit nga pala kumalas si Ferdinand Marcos sa Liberal Party? 'Di ba? And nakita niya na hindi naman na naka-align talaga ang Liberal Party doon sa interest, doon sa interest na dapat na ipinaglalaban nila sa taong bayan. So mayroong mga ipinangako sa kanya na mas mapapadalisan ang magagawa niya. Kaya lang hindi, pagdating na ng oras na yun, na siya rin dapat ang patakbuhin, ayaw nila kaysa si ganito uli. Kala patatakbuhin natin, that is why kumalas siya rin. Diba? And then nung nandun sa Nationalist Party, then doon nakapanalo siya, nagawa niya kung ano yung mga gusto niyang gawin hanggang sa eto na lahat-lahat na, the rest is history. So, kaya nga itong mga pula na taranta kasi mukhang masyadong magtatagal si Marcos. And there's a possibility na pumalit yung mga anak niya dahil na magugustuhan ng taong bayan and totally or eventually mawa-wipe out itong mga komunista. That's why kasunod dyan, itong mga oligarko malilimitahan. So ang problema, nakita nila, so in-intensify nila yung pagpapabagsak sa kanya. Ngayon dito naman Kiping Lacson, hindi ko nakikita Kiping Lacson yun. Nasa kanya yung interest. Interest, parang easy game lang yung gusto niyang gawin. Diba? Isang bagay lang ho nagugustuhan ko rito isa lang talaga. Bukod dun sa mga issues ng Kuratong Baliling, magayon, mga lumang issues na yan. Ito hong ano, ito hong sa sponsorship niya ng Anti-Terrorism Act of 2020. Yun ho. Yun lang ang nagustuhan ko. Wala nang iba. Okay, wala nang iba. Bakit? Eh pagdating naman din ho sa issue ng loyalty. Eh di ba tinalikuran din ito si Erap? Oh, when Erap was beleaguered by the opposition, anong ginawa nito? Ang daming kung alam niyo lang mga kababayan gaano ang sakripisyo ni President Estrada diyan Kiping Lacson. Ang dami niyang inapakang mista, yung mga mas senior na mga NPA graduate na dapat yun ang unang ina sa base sa kanilang tradisyon sa AFP at sa PNP at saka sa Malacanang. Kung sino ho yung mga senior ina-appoint yan para maging hepe-hepe. Nasa ganun mag-retire sila, taglay nila yung karangalan, na na-appoint sila doon, which they deserve, tapos yung pera pang pensyon. Pero ho, doon ang daming inapakan ni ERAP. Kaya nga nung nagkaloko-loko na, ito, bas mga yun sumanib pa kay Gloria Arroyo para naman siya ngayon ay pabagsakin. Diba? Ganun na nangyari, ginantihan si ERAP. Tapos ito si Ping Lacson, tinalikuran yung tao na ang kanyang buhay at karangalan isinakripisyo. Diba? Mapakita lang sa kanya na solid siyang kaibigan. So yun mga issues ko rito kay Ping Lacson. That's why hindi ko na ito binoboto eh. Binoto ko ito noon nung talagang sandagandikit siya ni ERAP. Tumakbo siya noon na bilang senador. Yun lang. Once lang yun. Hindi na huna ulit. Alright, and Family Chubbs Group, maraming salamat. Sabi niya, hay nako idol, isang vlogger lang ang nagsasabi niyan. Okay, nang alin. Okay, and then now, eto naman, Kisco Moreno. Eto.
Mabang panahon, pinagtatanggol ko si Isko, lalo yung mga akusasyon sa kanya sa tarpaulin. Sa akin naman kasi hindi ako pabor na ang tarpaulin at hindi magbabago ang aking posisyon dyan. Yung mga mensahe ng gobyerno, hindi dapat yan ilalagay sa tarpaulin at ilalagay mo sa kalye. Because that is a hazard. Delikado yan. Maputol yung alambre dyan. Alam mo naman ang alambre. Pag manipis lang yan, mabalagbag ng hangin yan. O kaya merong kumalikot dyan sa ibabaw ng tulay, ng footbridge, yung mga street dweller na mga kabataan. Ininok yung mga tarpaulin eh. Kung bumagsak yan, malaglagan yung mga sasakyang umaandar. Disgrasya. And besides, pag traffic lang naman yan mababasa eh. Are they expecting traffic? Heavy traffic? Diba? Pero kung under normal talaga yan, ideal, walang traffic, walang mabigat na daloy ng traffic hindi mo mababasa yan at walang magbabasa niyan yung message ng NTFLCAC noon na persona non grata sa mga NPA. Para sa akin, dapat nilipat yan sa gilid ng City Hall doon sa Kartilya, kung saan po pinakaplasa yan pinupuntahan ng mga tao. Sa labas ng mga ahensya ng gobyerno na andun nakalagay na ito pong lungsod namin, dinideklara namin ng persona non grata ang mga CPP-NPA. Lahat ng mga yan. Ngayon dapat ganun ang ginawa niya. Hindi yung krinampo lang nila yung mga tarpaulin and then tinapon. Diba? And that is also the same time, diba sinasabi ko na sa inyo nung nakaraang taon pa, I heard, si Isko Moreno ay tatakbo magpapangulo. Diba? Magpapangulo ito. Ang gagawin niyan, meron kasing mga hine-general na parang naglilikom ng mga information kung ano yung mga information ng mga tao and then una sa mga vloggers. And then that's why I ask, bakit? Bakit kailangan makuha details natin ninyo? Kasi nga bibigyan daw ng special access sa Malacañang. Bakit Malacañang? Kasi daw top, there's a big possibility si Isko'y kakandidato for president ng 2022. Totoo nga ito, di ba? Reliable yung aking bubuit. Reliable yun. Nangyari nga, ito na nga yun. Yun ho'y binalita ko rin sa inyo nung makuha ko yung balitang yan. Bago pa mag-birthday, 1 week bago mag-birthday, yun yung nagbigay si Lenny Robredo ng sobre na greeting card na binigay sa kanya. Nako, biyahe ni Koy, cancel mo na yung harang na yan. If it's skippable, just skip it. Okay? Yung inclination niya ngayon dito sa mga komunista, kina Joma Season, in-explain ko rin dati, paano ba siya nakuha? Is he really an NPA? And then, paano siya rito napasama? Di ba? Paano siya napasama dito sa mga sa mga NPA? Ang problema, Jusko, sabi nila sa Maynila, talagang ang trumabaho sa kanyang kandidatura ay itong mga Gabriela. Alam mo naman yan, nakalink talaga yan kina Joma. Nung red tag, wala pa namang salitang red tag. When we say red tag, mga kaibigan, that pertains to a huge discount up to 70% ng Rustans po o ng Harrison Plaza noon. Ngayon, nagulat talaga ako na red tag. Pero Gabriela is one of the name na minensyon ni Joma Season. 34 years na mahigit. I believe that was 1987 nung binagkasi isa-isa yung mga grupo na under po ng National Democratic Front na nagyayabang siya noon sa Europe kasi nga napabagsak nila si Marcos. And apparently it was recorded. Now, hindi na ho nakaalis si Isko doon sa pagdikit na ginawa sa kanya ng mga pula. In-enjoy niya na rin. Diba? In-enjoy niya na rin. Yun ho yung isang nakakatakot na rin sa ngayon, yung kanyang inclination dito at dapat ho siyang matakot. Bakit? Kung si President Duterte, kung sino ho mas magmasdikit sa kanila kay Joma, yung professor pa ni President Duterte yun. Halos kapareho pa niya ng ideology. Si President Duterte isang socialista. Socialismo ang kanyang ideology. Ang kay isang step lang, angat na lang ng konti, itong si Joma, komunismo. Extreme naman ang kay Joma Season. Pero halos pareho sila ng pattern ng pagsisistema ng gobyerno. Hindi ba tinambos? Si Isko Moreno, parang isinusugal niya ang kanyang buhay, makamit lang ang kanyang gusto. He should know, papatayin din siya ni Joma Season. Pag nanalo siya, aambusin din siya. Ito pang isa ho, kapansin-pansin. He talks about like inclusion,
ng mga ganyan, yung mga free market ideas, concept ng ganyan. Alam niyo kung kanino yan? Sa ano yan eh? Sa mga komunista yan eh. Pag-welcome. So he's like giving an idea or setting, not an idea but setting up the mindset na pwede nating i-welcome yung ibang mga idea because there should be a free market of ideas. Remember, yung mga nanonood dito kay Coach Jared kagabi, si Ninoy Aquino, diba? Sinasabi niya yun. Dito kay Isko, ganun din. Yung wini-welcome ko ang mga kabataan na magganyan-ganyan sa kanilang gobyerno, makibahagi. It's not for the youth actually. Sino ba yung makikisaw-saw sa government? It's not the typical youth. Diba? Kung hindi yung mga kabataan na may kinalaman diyan sa mga NPA. Kumbaga, it's just setting up the scenario or the environment that the Reds are welcome. And in fact, ang rally nitong latest na napanood ko, and I was really disappointed, yung mga nagagalit, mga nagrararasis bumba diyan sa ayaw nila yung face mask, yung face shield, tigilan na daw yung vaccination, ano, para maraming mamatay, 'di ba? Dahil hindi raw totoo na mayroong COVID. Oh, alam niyo kung saan nag-rally? I uploaded a video doon po mismo sa harapan ng Manila City Hall, sa Kartilya. Eh dati bawal na bawal talaga rally ron. Wala pang pandemya. Ang higpit doon. Oh, pasyalan talaga ng mga tao. Pero ngayon, pwedeng-pwede na. Dati hinaharang nila yung mga rally. Tapos yung mga kalaunan, hindi na. Pati yung lightning rally dati hinaharang. Ngayon, okay na. Oh. 'Di ba? Oy, Cast Mayo, maraming salamat po sa inyong super chat. Sabi niya, happy birthday to my apo, Matt Castillo. Please visit the blog, Matt Sara. Yan, salamat po. Okay, so going back. Na? Ngayon naman ho, ito hindi ko naman nagugustuhan when it comes to behavior. Ito ha, ito siguro naman nabalitaan niyo na rin ito itong ginawa nila noon. Di ba ang ginawa nila noon, malapit ng election, this is somehow some kind of electioneering eh. Although na-dismissed yun, di ba't nakulong sila no, nakasuhan sila, kalauna na-dismissed. Kasi ang ginawa nila at ng iba pang limang mga konsehal, yung bingo cards, nilagyan nila ng mga pictures nila, pinamumudmud nila. And that's electioneering. Di ba? At saka bakit kinakailangan ano? Bakit kinakailangan na i-ano nila yun? Kinakailangan na sakyan pa nila yung mga pasugalan. Yung mga sugal-sugal. Oh. Di ba? Ano eh? He's willing to take everything, take chances, or gamble, makuha lang niya yung posisyon gusto niya, kung ano yung kanyang tinatarget. So mahaw maganda yung tipong never say die, pero dapat meron niyang regulation. Dapat hindi sa lahat. Dapat tinitignan mo rin kung saan mo, di ba, kung sino yung mga makakasugal mo doon. Diba? To the point ngayon, ito. Ano mangyayari nito? Lalakas na naman ba ang mga CPP-NPA nito? E siya ba ay katulad nito ni President Duterte na merong political will, nabanggain nito si Joma Sison, ang grupo nito? Diba? E baka pagka natapos itong gobyerno ni President Duterte at siya pa parang ang pumalit, ako God forbid. But for the sake of argument, sabihin natin nanalo siya. Baka unang-unang sibakin nito ang NTFL-CAC. Di ba? Kaya, nako, no. Ito pang isa. Ha? Pabahay. Okay. Kasi ini-insist nila, pinapagmalaki nila. Tignan naman natin kung ano yung mga nagawa niya sa Maynila. O sige, tignan natin ano nagawa niya sa Maynila. Okay. Mga nagawa sa Maynila, okay. May mga pabahay dyan. Maganda. Yung bang pabahay na yun talagang kanila na? Genuine ba yan talaga na pabahay? Katulad ng sa National Housing Authority ng gobyerno? Hindi. Ang doon sa pabahay na yun, parenta yun? Ang tawag ko rin parenta. Bakit? That is 2,500 a month. Shit, alam nyo ba magkano pa upa lang namin dati dito sa bahay? 1,500? O sabihin natin 2,500, ganyan. No. Tapos doon sa Maynila, yun ang 2,500 hindi ma-afford ng mga talagang mahihirap na hirap. Ngayon, itong mga taga-Maynila na sinasabi na yung mga squatter, yung mga talagang mga walang bahay, yun yung mga pinatira doon, they can't afford that. Diba? E di sana, siya na gumawa sa plano ni Manny Pacquiao magbigay ng libreng pabahay. Sapagkat meron na siyang unang
siya na unang nakapagpatayo na dyan sa Maynila. At then para malaman talaga na, di ba? Si Manny Pacquiao gumagaya yata sa kanya. Hindi ho totoong pabahay ang ginawa nito. Paupahang bahay ang ginawa niya. Nito ni Kaisko, dyan sa Maynila. Alam niyo kung paano, kung bakit? Ang gagawin niyo kung si Don, pagka umalis ka na, pag umalis ka na doon sa tinitirahan mo, ibabalik daw nila yung inupa mong 2,500 na inupa mo. Kung gaano katagal kang tumira doon, yung naliko mo. Ibabalik nila, provided. Ibabawas daw doon kung magkano yung mga damages na nagawa mo. Na, siyempre, masisira yan over time. Mababakbak na yung pintura, di ba? May mga kitchen cabinet dyan na bibigay na yung bisagra, yung plywood, kisame. Siyempre, kagastos, kakailanganin ngayon yan, i-restore yan, ibalik sa dating ganda. Yun ho'y kukunin doon sa naibigay mong pera. Ganyan. So naihulog mo. So hindi ho talaga masasabi mong ito ay para sa iyo, para sa mga anak mo na in the future. Hindi ho yan pabahay. Yan ho'y negosyo. Negosyo yan kung tutuusin. At yan ay isang malaking sakit ng ulo para rito kay Hani Lacuna sakaling siya na yung sumunod na maging mayor. At tumagal na maging mayor at sabihin natin 10 years na may nanirahan dyan tapos ngayon mag-aalisan sila. Paano nila ngayon i-refund yung pera nila? O sabihin natin after Hani Lacuna nagkaroon ng ibang mga mayor tapos aalis na yung tao roon. Siyempre, daan-daang libong piso na yun. Pababayaan mo yun? Sinabi sa iyo, pabababi mo? Kukunin mo ngayon, tingin mo mababawi mo ng ganong kabilis yan? Di ba? Hindi po libre yun, Vilma Vergara. Isa hong misleading yun, sinasabing pabahay. Kasi pag sinabi ho nating pabahay, talagang iyo ang bahay, babayaran mo to at magiging sa iyo. Yun ho yung totoo doon. Peki yan, na project ng pabahay. Hindi ho yan ay pabahay, paupahang bahay. Ang kaibahan nga lang doon, ay ibabalik niya sa iyo kung ano, at magkano ay kung magkano na yung naliko mo provided babawas nila yung nangasira mo doon sa pabahay na yan. Yun ho ang purpose lang naman nun is ano eh. Sabihin natin makakatulong. Totoo yan sa mga kayang maka-afford. Na kaysa nga naman mangupahan ka pa sa mga di plywood yung dingding, bang talagang sa mga katulad ng lugar namin, at least doon maganda yung kanyang bahay, yung titirahan mo, konkreto. Meron pang provision for AC, di ba? Maganda, may mga gamit na. Pero yun ho ay pahiram lang sa iyo. Tapos, kumbaga, nagde-deposito ka lang monthly. Sagot mo rin naman siyempre yung mga bills, dapat lang naman. Di ba? Sa akin is, kung magkakapabahay kayo, make sure naman na yung panahon na panahon ko sa laban na ron yung in-invest ng tao doon. Na kung sana ay nakuha nila yan sa pag-ibig, nagkaroon sila ng pabahay somewhere, let's say, sa mga project ng gobyerno, like sa Bulacan, yung tao nakapag-establish na ng kanyang sarili, nakapamuhay doon, di ba? Kasi doon na rin yung kanilang bahay. Hindi katulad nung dyan sa Maynila, hindi iyo. At anytime pwede kang palayasin dyan. Wala kang titulo eh. Hindi iyo yan eh. Pag yung sumunod na gobyerno, nagbago ng isip, tama na yung ganyan, tigilan natin yan, gagawin na lang natin yan factory. Ano na ngayon? Alis na kayo dyan. Ito taning. O re-refund na, yung pera namin ni-refund nyo. Anong refund? Bagsak na pera ng gobyerno, wala tayong pera, patay ka ngayon. Didemandahin mo ang City of Manila. Hindi, saan mo hahanapin si Sisko Moreno? Diba? Kahit maging presidente yan eh. Hindi na niya yan mahahandle lang maayos dahil... Ang tanong, siya pa rin ba presidente ng panahon na yan? Yan, Diyos ko, hindi ako ano ron eh. Doon sa ano na yan eh, sa parte na yan ng klase ng ganyan ng pabahay. Ang totoo, bakit sumikat si Sisko Moreno? Ito, tapatin ko na kayo. Sumikat ho siya sa mga kapatid nating vloggers. Uy, Mervin M., maraming salamat po. Sabi niya, Sir JDB, anong masasabi mo naman sa ibang vlogger na loyalista daw ko no? Pero di man lang maipagtanggol si BBM sa ibang vlogger like Mavi Becker. Unang-una, yung pagiging supporter po, meron ho kasing suporta lang sila sa boto. Meron naman na sumusuporta by principle. By principle kasi may pinag-uugatan na may kasama yung paniniwala dun sa kakayanan ng tao na yun. Sa akin eh,
kaya-kaya kong ipagtanggol at hindi ako natatakot. Bakit? Eh ako, alam ko, pundasyon, maniniwala ako. Meron man akong mamiss na information, pero hindi makakapagpabago yan ng support ako. Diba sinasabi ko nga sa inyo, I support President Duterte. I'm a hybrid supporter of this administration because I also supported the Marcoses, Bongbong Marcos. But does it mean I support agad-agad rin ang anak nito ni BBM? No. Patunayan muna nito, ni Sandro, ang kanyang kakayanan. I support Amy kasi nakita ko naman na rin ang kakayanan niya. I support BBM kasi nakita ko na rin ang kakayanan niya. Diba? Doon sa mga nagsasabi supporters sila, eh dapat naman kasi, kaya rin mga vloggers, kaya nilang ipaliwanag yung kanilang pundasyon. Yung ganun. Eh, it's a call. It's a call. Diba? It's up to you. Pero, for me, dapat kaya mong panindigan yan. Okay, now, going back. Pasensya na, Melvin, kasi hindi naman ito yung topic natin. Pero thank you so much again dyan sa tanong mo. Now, balikan natin. itong kina-Isko. Bakit sumikat si Isko? Dahil sa mga kapatid na mga vloggers. Simulat sa pulpong, ginagawa ng mga kapatid na vloggers dyan. Ito, ngayon ko na lang ito sasabihin sa inyo. Nung makikita ko yung mga kapatid na vloggers, lahat ng mga video, even mine, ang doon ang mukha niya, idinidikit namin siya. Bakit? Kasi ho, nag-provide siya ng DPS. Nga pala, shoutout sa mga DPS. O, ito, para sa kanila. Yan. Yan, isa pa. Ha? Bakit? Ito ho yung mga nag-maintain ng kalinisan dyan sa Manila Bay. Alas 6 ng umaga nagtatrabaho na yan, umulan at umaraw. Kaya nga lagi sinasabi ko, bigyan nyo naman ng pamerienda to, yung mga yayamanin dyan. O, direktan nyo yan kila Engineer Berto, direktan nyo sa mga kila July. O, biyahe ni Koy, kinil kay Alvin, doon sa mga yan, mga vloggers dyan. Kasi sila yung mga kilala ko, mga pagkakatiwalaan ko talaga. Ngayon, tinidikit namin ang mukha niya sa mga videos na nakasama si President Duterte. Pero ang totoo, alam namin na yan ay project talaga ng national government. At trabaho at obligasyon ng local government na mag-provide at mag-maintain. Diba? Kailangan ng tao para sa maintenance ng ng cleanliness, lalo na dyan sa Manila Bay at sa lahat naman ng parte ng Maynila. So, ito ba yung utang na loob? Hindi. Hindi utang na loob because bahagi yan ang trabaho niya. Ngayon, ito. Nung banata niya na ngayon, itong si President Duterte, way back nitong 2021, bandang first quarter, doon na ho nang hinawa sa kanya ang mga kapatid na vloggers. Ito pa, kung talagang itong taong ito ay marunong tumanaw ng utang na loob, alam niyo ho ba kung saan niyo makikita yung mga kapatid na vloggers dyan ng Manila Bay? Doon ho sa may Kartilya, diba may mga upuang bilog-bilog doon, may bangke-bangke taron, wala pa dati yung Kapitolyo. Diyan lang ho yan sa labas, pakalat-kalat. Tanong nyo sa kanila. Ang alam ng marami, they are Isko Moreno's vloggers. And they have a room, they have free wifi. Hindi ho, alam ko na sa nag-upload ng mga yan. Diyan ho sa may central station, may malakas po doon na wifi, doon sila kumakain. Yan. Tapos nag-upload sila, gamit po yun. Doon sila nakiki-wifi. Pag inulan sila, kanya-kanya silang silong. Pero ang tanong, sino ba nang mas... Minsan lang naman ako hinangang ko si Isko nung the very first time na hindi pa ako nagbablog ng politics. Cycling pa at hindi pa ako monetized noon. Narinig kong pinasalamatan niya. Ang sinabi niya noon ay pinasasalamatan niya yung mga vloggers dahil sa inyo. I believe I still have that video . Dahil sa inyo, nakilala ang Maynila. Kaya utang na loob namin sa inyo ang pagkakilala dahil ngayon ho, naririnig na kahit saan dyan ang Maynila. Hindi ho katulad nung araw, hindi mo marinig ang Maynila. Hindi kami kilala. Kasi nungalingan, kilala Maynila. For good and bad, kilala ang Maynila. Because yan ang yan ang Kapitolyo ng bansa . Pero ganun ho yung ginawa. Pero nung ginawa niya ngayon kay President Duterte Gisara, nung banata niya, asarin niya, insultuhin niya, nang sabi niya na, may biro nga rito sa amin sa Tondo . Buti pang araw rito, bumahan ng tarpaulin . Sabi niya. Bumahan ng tarpaulin. Kesa ng bakuna. Doon marami nang nabwisit sa kanya. Diba? Marami nang nabwisit sa kanya. Yung mga vloggers, lumayas na ron, hindi na doon, ilan-ilan na lang po yung mga vloggers na umano sa kanya diyan para nag-i-stay diyan sa Manila sa may Kartilya.
Pero ho, yung mga dati, nako, nag-alisan. Nung nakausap ko yung iba sa kanila, sabi nila, sir, ang totoo nito, I still support President Duterte. I support Isko, pero when it comes to Isko versus PRRD, sir, kay PRRD kami. Diba? Alam naman natin kung kanino talaga tong project eh. Oh, and then they even deleted the video, their videos nakasama itong si ano Isko doon sa mga ano nila thumbnail. Yung iba naman private nila. Oh, and then yung pansin niyo ngayon, 'di ba? O sige nga, sino pang vlogger ng Manila Bay naglalagay ng picture niya kasama diyan sa Manila Bay? Kasi wala na. Because ngayon ho, he even opposes the Manila Bay rehabilitation samantalang noon inilalaban niya kay ano yan, kay Karen Davila. 'Di ba?